Hello people! For today's video ay magluluto tayo ng pork nilaga with a twist. Eto na nga at tumakbo na ako para bumili ng pork cubes. Tumakbo talaga. On my way home ay napansin ko na existing pa pala ang Zagu. Oh my god, sa sobrang tagal na hindi na po ako nakakatikman nito ay nakalimutan ko na talaga yung mga flavors. Dito nga po pala ito sa may farmer's market sa may Dampa. Kaya tinanong ko na lang po si kuya kung ano po yung masarap at sabi po niya ay buko pandan. Pagdating ko po ng bahay ay nilinis ko na po kaagad ang aking nabiling pork cubes. 190 pesos nga po pala iyan. After ko pong malinis ay pinainit ko na po kaagad si Tramontina and naglagay po ako ng konting mantika kasi gusto ko po i-fried ko muna po siya para po mag-golden brown lang yung texture ng pork. Ayan po, unfrenied ko lang po siya sa super hina na apoy kasi po super konti lang din po yung inilagay kong mantika. Yung saktong-sakto lang po na medyo mag-iba lang po yung kulay ng pork. Actually, this is the first time to try ng ganitong way po na pagluluto ng pork nilaga. And kung mapapansin niyo po, medyo maganda na po ngayon yung texture niya kasi parang golden brown na siya outside. Charot. Crispy outside and super lambot inside. Iko-continue ko lang po yung pagpa-fried sa super low heat para po ma-achieve ko yung golden brown texture na ini-aim ko sa aking pork nilaga. While frying ay nare-ready ko na rin po yung mga gulay na aking ilalagay. Naglagay po ako ng isang potato, isang corn, konting-konting cabbage, konting-konting beans, konting-konting pechay, ayun lang po. Since ako nga lang po yung kakain neto ay different gulay and konting-konting quantity lang po yung aking nilagay para hindi po masayang. Back to frying, ito na nga po yung perfect texture na gusto kong ma-achieve. Ayan na po, golden brown na po siya. It looks yummy talaga. Crispy na po yung outside niya and isi-simmer pa po natin yan later para po mas lumambot inside. Perfect! And it's time na lalagyan na po natin ng tubig. Huwag po kayo mag-alala doon sa mantika kasi natuyo po talaga siya as in naubos po yung mantika and nagiging crispy po yung pork. After ng unang kulo ay inilagay ko na po yung sibuyas at yung bawang and isi-simmer lang po natin for like 10 minutes or hanggang para po ma-achieve yung lambot na gusto po natin sa ating pork nilaga. Kung mapapansin po ninyo ay nag-iba din po yung texture ng tubig gawa nga po nung medyo golden brown na po yung texture ng ating pork. And of course, hindi mabawala ang pork cubes. Naglagay din po ako ng pork cubes for additional flavor. Every time na nagluluto po ako, I am really struggling dito sa bawang. Napakahirap po niyang pisatin. Kaya I wanted sana na magkaroon po ako ng garlic press. And it so happened na medyo expensive po yung garlic press na gusto ko. Kaya for the meantime, ay durug-durug muna po ng bawang. Ang After second kulo, ay inilagay ko na po yung corn. And nag-add na rin po pala ako dito ng pamintang buo. Konti lang po yun para lang po magkaroon lang ng additional flavor. So inilagay ko na po yung corn and isinabay-sabay ko na po lahat, pati po yung patatas. And then, isi-simmer ko lang po ito ulit ng siguro mga 5 minutes, okay na siya. Basta po hanggang maluto lang po yung corn and the patatas. And habang kumukulo na po, ay tinuloy ko na rin po yung paglalagay ng kalahating cabbage. Alam mo, ako lang mag-isa yung kakain nito, pero parang feeling ko ang dami. Parang pang one family na siya. Actually, pwede na siyang pang one family. And isinabay ko na rin po yung konting beans. And yan, ang sarap. Parang ang dami. And isinabay ko na rin po yung konting-konting pechay. Actually, dalawang perasong pechay lang po ata yung nilagay ko dyan.
parang ang dami niya para sa iisang tao. Imagine, I'm gonna finish all of this. As in, ako lang po talaga mag-isa yung kakain neto. And believe it or not, kaya ko po itong ubusin lahat. Lunchtime hanggang dinner. And ito na ang ating pork nilaga with a twist. As usual, thank you for today, people. And see you on our next video. God bless us all.